Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya tumakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga iskriba at mga Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kahit sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Inuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdaka, tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. Nakakita kami ngayon ng kahangahangang bagay ang wika nila. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tuwing pinagninilayan ko ang ebanghelyong ito, ay maraming aspeto ang ebanghelyong ito. Maaring tingnan mo yung ginawa ng mga lalaki na umakyat sa bubong ng bahay ni Jesus at binutas ang bubong. No? O maaring tingnan mo naman yung reaksyon ng mga Pariseo at mga dalubhasa sa banal na kasulatan na binabantayan ay kung ano yung ginagawa ni Jesus. No? O ang reaksyon ni Jesus dun sa mga taong binutas yung kanyang bubong. No? Sa pinagninilayan ko ito, ang mas nakakaakit sa akin ay yung mga taong umakyat sa bubong ng bahay ni Jesus at binutas ang kanyang bubong. Sabi ko, kung ako ito, magagalit ako sapagkat, sino ba namang di magagalit sa binutas ang bubong mo para lamang maibaba doon ang kanilang may sakit, no? Subalit, hindi ganun nagireaksyon ni Jesus. Ang nakita ni Jesus ay malaking pananalig ng mga taong nagdala ng may sakit upang ilagay sa kanyang harapan. At kapag ito'y ating pagninilayan, sino ba ang mas malaki ang pananalig, yung may sakit o yung nagdala sa kanya? Mga kapatid, at this point, ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin ay yung mga nagdala ng may sakit kay Jesus. No? Yung the power of intercession. Okay? So maaring ang mas malaking pananampalataya ay yung mga nagdala. Ha? Yun. Tayo mga kapatid bilang mga magkakapatid na Kristiyano ay we have the power to intercede or to pray for one another. Especially those who are in need. Especially those who are helpless. Na? And powerless. No? Meron tayong kapangyarihang ipanalangin sila. Okay? So the power of intercession. Yun ang dahilan kung bakit humihingi tayo ng panalangin sa ating kapwa, mga kapatid, di ba? Please pray for me. Kapag meron tayo mga very important intentions, please include this in your prayer, in your intention. No? Ipanalangin mo kami, please pray for me. At tayo,
pinagdadasal natin kadalasan kung sino yung mga taong mahalaga sa atin. Yung mga taong minamahal natin. We are actually interceding for them, no? Ang totoo, yun din ang dahilan bakit tayo nagdadasal sa mga santo. Nagdadasal tayo sa mga santo, hindi upang sila'y sambahin. Gaya ng palaging akusasyon sa atin ng mga non-Catholics na sinasamba daw natin ng mga santo. That's not true. We just believe in the power of the intercession of the saints. Na? Kung tayo nga nagagawa nating ipanalangin ng ibang tao, eh much more ang mga santo, sapagkat naniniwala tayong ang mga santo ay mga taong banal na kapiling na ng Panginoon sa kalangitan. Sila yung mga taong malalapit na sa Diyos at mas may kapangyarihang manalangin para sa atin. So yun niya, yung the power of intercession. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong manghinawa, no, to pray for each other. Lalo na sa, you know, we need to be sensitive. Kung minsan hindi na kinakailangan ng isang kapatid na hingin pa ang iyong panalangin. Hindi mo na kailangan antayin, please pray for me. Kung nakikita mo naman na ang isang kapatid ay suffering in pain, o alam mo may matinding pinagdadaanan, yung bang out of charity, out of concern, out of love, we pray for the person. No? So that's the power of intercession. At yan yung pinaka, isa sa pinaka very strong expression of fraternal charity, no? Of love for a person in need, for a person who is suffering, for a person who needs our prayers.